What's it up, guys? Welcome back to my channel. At ngayon gagawa tayo ng very special na Ilocos dish na pinagmamalaki na. Siyempre, taga Ilocos, di ba? Ilocos dish nga eh. Itong Ilocos dish na to is, nakikita nyo na sa title, Ilocos Longganisa. Alam naman natin siguro na nag-originate tong Ilocos. Ano na to? Siyempre, saan ba? Yours truly, Ilocos. At kung hindi nyo natatanong, it's your boy Mark Neil, ha? Is Ilocos blood, you know? You know what I'm saying? May nananalay tayo sa tugo ko na pagiging Ilocano. Kaya, naimbag na aldaw, tada kayo amin, di ba? So, simulan na natin tong longganisa na to, kung paano simulan, paano rin siya gagawin. So, let's do it. So, hintayon. Ano? Hintayon. Taintayon. Rogyanan. Jai longganisa. Let's go. Basta pares lang yun. Tara na't gumawa ng longganisa. Haba, hintayon. Ti agramiti longganisa. Agpares. Agpares datan. So, let's really do it. Let's go. Bago nga pa simulan ng tutorial tayo, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-click mo na yung subscribe button na yan, no? At pag-like ka na rin kung nagustuhan mo itong video na, mag-comment ka na rin sa baba kung gusto mong gawin ko sa susunod na vlog. So yun, intayonin. Let's go! So, nandito na tayo ngayon sa part na nalagay sa bituka. Itong bituka na to, malinis, ano yan, bituka ng baboy yan ha, then bituka ng manok, hindi pang isaw. Bituka ng baboy. Ngayon, para makagawa ka ng masarap na Ilocos longganisa, dapat linisin mo ng mabuti to. Linisin mo mabuti ang bituka. Kasi syempre, di ba? Yung kung nakikita nyo naman siguro mga kinakain ng baboy. Yung mga binibigay nyong kanin baboy, yun. Siyempre, dadaan sa bituka nila yun. Kaya, dapat, lilinisin nyo ng mabuti para, masarap kainin. Tapos, pag naglilinis kayo ng bituka ng baboy, dapat may, hindi, anuhin nyo muna, babalik na rin, tapos, ugasan nyo muna, tapos lalagyan nyo ng bayabas, dahon ng bayabas, lilinisin nyo siya. Lalamasin nyo siya sa dahon ng bayabas para, yung mabango ba? Oo, yun. May aroma kasi yung dahon ng bayabas, kaya dapat dahon ng bayabas. Magaspang kasi yung dahon ng bayabas, kaya natatanggal nyo yung mga dumi nung, habang nililamas. Yun. Tapos yun, pag nalamas na, lalagyan nyo na ng, paghaluin nyo yung giniling, tapos bawang, sibuyas, tapos titimplahan nyo na ng, tsaka nyo siya titimplahan ng asin, suka, ganon. Tapos, yun, end up, dito na ako ngayon. Dito na tayo sa naglalagay na ng Ngayon, paglalagay mo na sa bituka, gumamit nyo ngayon budo kasi hindi naman cash yan. Mahirap naman ilagay yan pag walang embudo. Ngayon, para mabilis ang proseso, dapat may taga-suksok. Tapos, sa dulo, may nagtatahi na. Yung tatali. Tatali na ng para mabilis ang proseso niyo, di ba? Yan.
Pagkatapos nga palang i-ano yun, ano ba? Pagkatapos i-salansan lang ganun, nung papaarawan na yun, ilalagay mo na sa bubong or kahit saan pwede mong arawan para maganda siya. Kasi parang imo-moisture pa niya yung ano eh, yung ipapadry niyo pa siya. Ipapadry niyo pa siya para mas maging masarap pa siya pag trinito. Ayun, mga kahit isang oras, 2 hours. Basta maaraw mo lang siya, okay na yun. At syempre, huwag niyong hayaang makain ng pusa. Baka mabot ng pusa eh. Kaya yan ang iiwasan. Lagi dapat pag binilad na, dapat lagi may tagabantay. So ayan, kung nagustuhan mo itong vlog na to is pinutin mo na yung like button na yan at mag-comment ka na rin sa baba kung anong gusto mo magawin ko sa susunod vlog. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pinutin mo na yung subscribe button na yan. At sana yung nakatulong ang vlog ko at magawa nyo rin sa inyong mga tahan. So, see you in my next... Ngaupan mo kasi lagi. Oo, kasi babay muna sa inyo. Ayun, agpakadaak. Bye, kanyayo. Sisigiri.